ni Lenny. Umaasa si Vice President Lenny Robredo na makukuha niya ang solid Bicol vote matapos ang limang araw na pagbisita sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Camarines Norte na inorganisa ng grupong Solid Lenny Bicol. Binisita rin niya ang mga programa ng Office of the Vice President, Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan para sa mga magsasaka tulad ng sa Bayan ng Libmanan sa Camarines Sur. May 1,000 magsasaka tulad ni Robert ang natulungan ng programa dahil nailapit sila sa mga direct buyer at nabigyan ng training para mapataas ang ani. Dati po, yung traditional na tinatanim namin, nagtatanim po tayo, mayroon po tayong season. Ang problema po, pagkatapos po natin mag-harvest, tampak po yung produkto, wala naman po yung buyers. Pag nandiyan naman po yung buyer kasi off-season, wala naman po yung produkto. So dito yung pinag-aralan po namin, kung ano po yung kailangan ng merkado, siya po yung pinag-aaralan namin paano po itanim. Pabor si Robredo sa panukala ni dating Commission on Elections Chairperson Christian Monsod na public vetting sa mga ia-appoint ni Pangulong Duterte na 3 commissioners bago ang halalan 2022. Bakante ngayon ang isang pwesto habang magre-retiro naman si COMELEC Chairman Sheriff Abbas at Commissioners Rowena Guanzon at Antonio Cosa Pebrero o 3 buwan bago ang halalan. The more kasing hindi binibigyan espasyo yung tao, the more na sinisikreto sa kanya, the more na hindi transparent yung proseso, nakakadagdag siya sa alinlangan. Senator Manny! May pakiusap naman si Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte sa pagpili nito ng bagong commissioner ng COMELEC. Sa ngalan ng democratic country, dapat ipaalam sa bayan na ito yung i-appoint niya, na hindi yung biglaan. Sa atin lang, nandyan pa rin yung tiwala natin sa magiging ma-appoint na mga commissioner, kung sino man yan, nagtitiwala pa rin kami na gagampanan nila ng tapat ang kanilang tungkulin. Walang public schedule ngayon si Pacquiao matapos bumisita sa Cebu at Bohol nitong mga nakaraang araw. Wala ring public schedule sina Senador Bato de la Rosa at dating Senador Bongbong Marcos. Sa pagitan ng mga panayam sa kanya ng media at mga pulong, ipinagmalaki naman ni Calio de Guzman kung paanong tumutulong siya bilang textile cutter sa maliit na negosyo ng kanyang misis. Anya, hindi dapat ikahiya ang pagiging manggagawa. Sa Caloocan City, giniit ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang pangakong tapyasin ng 50% ang buwis sa krudo at kuryente sakaling manalo siya sa halalan 2022. Priority rin anya ng kanyang ticket ang pagsiseguro sa trabaho at pagkain ng mga Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nais nyo ba ng trabaho? Nais nyo ba ng bahay? Nais nyo ba ng murang bili? Nais nyo ba may tawid ang pamilya ninyo? Yan din ang nais ko. Kaya kami, sumali. Sumali sa laban nito. Dahil napapansin ko, para bang ang mga nag-aaway, puro politiko lang. Pero yung tunay nating kaaway, yung kahirapan, COVID-19, at yung agam-agam na tao sa kinabukasan. Kasama ni Mayor Isko sa Caloocan ng kanyang running mate na si Dr. Willie Ong at mga pambato nila sa Senado na sina Samira Gutok, Jopet Sison at Carl Balita. Sumalang naman si Senador Ping Lacson sa Meet the Presidentiables online forum na inorganisa ng Financial Executives Institute of the Philippines. Naniniwala si Lacson na kailangang makahikayat pa ang bansa ng mas maraming responsableng mining companies. The big mining companies, they're responsible enough. Ang problema yung small-scale mining na dapat, di ba, pick and shovel lang yung gagamitin. Pero hindi, big machineries na yung ginagamit and hindi pa masyado nagbabayad ng taxes. So there goes the problem. Again, it involves corruption, no? Whenever you transact business with government, no, para bang kasama na, parang given na yung corruption. Hindi naman siya pabor sa charter change dahil maaaring maging daan lang ito sa pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo sa pwesto. Bukas din si Lacson sa paggamit ng nuclear energy pero kailangan siguruhing ligtas ito. Paniwala pa ni Lacson kung tuluyang mareresolba ang talamak na korupsyon sa gobyerno, tinatayang 50% ng problema ng bansa ang agad masosolusyunan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.